Hello kids! Ako nga pala si Teacher Jem. At mamaya, sasamahan tayo ni Teacher Den para sa ating praise and worship. Kaya kung ready na kayo, let's go! Ako nga pala si Teacher Grace. Salamat sa pagsabay ninyo sa ating praise and worship. At Teacher Den, Teacher Jeremy, salamat din po sa pangunguna sa amin. Today, we will learn a new lesson. But before we begin, do you remember our lesson last week? If you were here last week, we talked about giving. And today, we will learn about helpfulness. Kids, gayahin niyo ako. Today, we will learn about helpfulness. Thank you, kids! And before we start our lesson, let us do the prayer formation. Let us pray first. First, close your hands. Second, bow down your head. And third, close your eyes. Lord, thank you for the wonderful day that you have given us. Please forgive us for all our sins. And Lord, please open our hearts and minds so that we will learn from your word today. We love you and we thank you. In Jesus' name we pray. Amen. Thank you, kids. And now, Teacher Zai is ready to tell us a beautiful story about being helpful. So kids, let us all sit down and listen carefully. Okay? God bless!
Hello kids! Welcome again dito sa COG Kids TV. I am Teacher Zai at ako naman ang makakasama nyo sa isa na namang pagtuklas ng another Bible story na kapupulutan natin ng aral. Pero bago ang lahat, kumain na ba kayo? Ako kasi hindi pa. Buti na lang may pagkain dito. At chopsticks! Ang hirap namang kumain kapag isang stick lang. Ano kayang pwedeng gawin? Tama! Kailangan natin ng tulong ng isa pang chopstick. Ayan! Mas madali na! Ngunit bago ang lahat, may ipapakita muna ako sa inyong mga pictures. Tingnan natin kung anong pagkakatulad ng mga larawang ito. Una, isang matandang babae. Pangalawa, isa namang bata na tumutulong sa kanyang nanay. Pangatlo, isang lolo na tinutulungan ng mga traffic enforcer. At pang-apat, isang bata na nadapa. Sa tingin nyo, ano kaya ang pagkakatulad ng mga pictures na to? Tama! Ang lahat ng larawang ito ay nagpapakita ng pagiging matulungin o yung tinatawag natin na helpfulness. Helpfulness? Helpfulness is lifting a burden that is hard to bear or too great to bear. It is a loving way to show that you care. Para mas lalo nating maintindihan ng ibig sabihin ng helpfulness, bubuksan natin ang ating mga Bible sa Luke chapter 10 verses 25 to 37. Nandyan na ba kayo? Ready na? Ang title ng story natin for today ay The Good Samaritan o Ang Mabuting Samaritano. Isang dalubhasa sa kautusan ang lumapit kay Jesus para siya ay subukin. Kanyang tinanong si Jesus, "Guro, ano ba ang pwede kong gawin para magkaroon ng buhay na walang hanggan?" Sumagot si Jesus, "Ano ba ang nakasulat sa kasulatan? Ano ba ang nababasa mo roon?" Sumagot ang dalubhasa, "Ang nakasulat po doon, ibigin mo ang Diyos ng buong puso, ng buong kaluluwa, ng buong pag-iisip at buong kalakasan. At ibigin mo ang iyong kapwa katulad ng pag-ibig sa iyong sarili." Sumagot si Jesus, "Tama ang lahat ng iyong nasabi. Ganon ang gawin mo at ikaw ay magkakaroon ng buhay na walang hanggan." Subalit, dahil ayaw mapahiya ng dalubhasa, nagtanong pa siya ng isa pa kay Jesus. "Kuro, sino ba ang aking kapwa?" Kaya naman, nagsimulang magkwento si Jesus. May isang taong naglalakbay mula Jerusalem hanggang Jericho. Subalit, hinarang siya ng mga tulisan, binugbog, tinubaran at iniwang halos patay na. Buti na lang, may dumating na isang pari. Subalit, nang makita niya ang taong sugatan, lumihis siya at patuloy sa paglalakad. Pero, may dumating namang isang levita. Ngunit katulad ng pari, pagkakita niya sa taong sugatan, lumihis siya at patuloy sa paglalakad. Sa wakas, may dumating na isang Samaritano. Pagkakita niya sa taong sugatan, siya ay naawa. Nilapitan niya ang lalaki, ginamot ang mga sugat at binendahan. Isinakay niya ang lalaki sa dala-dala niyang donkey at dinala siya sa pinakamalapit na bahay panuluyan. Kinabukasan, nag-abot pa ang Samaritano ng 2 silver coins sa may-ari ng bahay panuluyan. At sinabi nito sa may-ari, "Kung kulang pa itong binigay ko sa iyo, bukas babalik ako at babayaran kita." Sa tingin mo, sino sa tatlo ang nagpakita ng pagiging matulungin? Ang pari, ang levita, o ang Samaritano? Tama! Ang Samaritano. Kaya naman, sinabi ni Jesus,
Ganyan ang gawin mo sa iyong kapwa at ikaw ay magkakaroon ng buhay na walang hanggan. Now, what is the moral of the story? Katulad ng Samaritano, we need to put aside our differences when we are helping other people. Sa pagtulong pala, hindi natin kailangan tumingin sa pagkakaiba ng edad, katayuan sa buhay, o paniniwala. Hanggat kaya nating tumulong sa iba, tumulong tayo. Pwede rin tayong tumulong kahit sa mga taong hindi natin kilala. And that is what would make Jesus smile. Tatlong bagay na kailangan nating matandaan pag tayo ay tumutulong. Number one, we should show mercy. Kailangan nagpapakita tayo ng awa, katulad na lang ng awa na pinakita ng Samaritano doon sa taong sugatan. Number two, we should show love. Pwede natin silang ipag-pray. That way, mapapakita natin na love natin sila. And lastly, we should show kindness. Things get done lighter and faster when help is available. Tumutulong ka ba sa bahay? Kapag may mga nasunugan o yung mga dinaanan ng bagyo, naisip mo ba na tumulong din? Alam mo, God loves those who help other people, for even God helps us. Katulad nga ng memory verse natin for today, "For I am the Lord your God who says to you, do not fear, I will help you." Isaiah 41 verse 13. Thank you, kids! I hope you learned something for today. Here is Teacher Grace for our closing part. Salamat, Teacher Zai, sa pagtuturo sa amin. Ang galing ng ginawa ng Good Samaritan, no? He helped and cared for a Jew, even though at that time they were enemies. What happened? The story of Good Samaritan is still remembered today, and up until now, we are still learning from it. I believe that when we help other people, God is pleased. And when God is pleased, He Himself will help us. Sabi nga sa Isaiah 41 verse 13, "For I am the Lord your God who says to you, do not fear, I will help you." Let us remember these three points for us to be always helpful at all times. First, we should show mercy. Second, we should show love. And third, we should show kindness. Ang daling sabihin at tandaan nito. Pero remember, kids, pag nandun na tayo, parang, tutulong ba ako o magbibigay ba ako? Eh, palagi naman ako nitong inaaway. So what we're going to do? We will ask God for help. So kids, samahan niyo ako sa pagpe-pray. Let us ask God for wisdom and the strength so that we are helpful at all times. Let us do the prayer formation. Lord, thank you for teaching us the value of being helpful. Lord, please give us the wisdom and the strength so that we are helpful at all times. Lord, we accept you as our Lord and Savior. We love you and we thank you. In Jesus' name we pray. Amen. Thank you, kids. I hope today you learn the beautiful lesson of being helpful. Next week, we will have another lesson. So kids, kita-kits tayo dito lang sa COG Kids TV. Bye-bye!